sang maduagon nga kasaysayan, gindihon sa kagulangan. Sa sapat na narito kami yon sa Balikhil, ang Baluarte Shrine, o mas kilala bilang Balikhills, ay isang burol na isa at kalahating metro mula sa poblasyon. Ito ay ang kalbaryo at via crucis tuwing Semana Santa na dinadaluhan ng mga may matinding pananalig sa Diyos sa buong bayan. Tumandok sang kabatuan ang banwangan ng matan sang amon mga ginikanan mga handong kakinaadman padulong sa kadalagan bisan diin bisan kay Sinto maay iwan ginapabugay ko himpit sa tagipusoon ko suod na kabatwanan nun ako sa imo among kinahalag sa kripisyo ang tinuong ay isang lokal na pagkain na galing sa hiniwa ng karne ng manok. Nilagyan ng kamatis, bawang, sibuyas para sa pag-isa at luya. Ito ay binalot sa dahon ng saging at ito ay papainitin para maluto. Pagkatapos mo siya, pagkatapos balat, ipag-grind mo siya. Pagkatapos grind mo na siya. Powder. Grind? Grind na. Pagaling? Grind. Hmm? Di ba powder na siya? Na. Mara pag-mix mo sila yun. I-mix na lang tayo. I-mix mo sugar. Tapos, ikan o nag-simula, nag-start ang business. Pagano mo siya. Ganyan. Minsan kakapon lang ako nag-open. Ay, kakapon lang. Di ba 2 years na siya? Sino ang nag-start with you? Yung Talyon. Yung Talyon. Kamusta ka ng business? Okay, ma'am. Duro rin yung dagdog yun, no? Si paano tanobre ng Tablilla ice cream? Ice, amam, nasa ang Tablilla na siya? Ang kakao, wala akong kakao powder. Tapos? I-mix mo siya para mag-ice cream siya. Amo, dala nga tapos ipakolda lang. Ipakolda lang. Nabagka naman namin ang Tablilla ay ginagawa sa pamamagitan ng kabukbok ng buto ng kakao ng pinong-pino at nilalagyan ito ng maskobado. Nag-umpisa ang Balay Tablilla noong Hulyo 5, 2014. Si Ginang Catherine Talyon ang nagsimula ito. Ginagawa ang Tablilla ice cream sa pamamagitan ng paglagay ng binukbok na Tablilla sa ice cream. Man, pag-ibig.
Ang tirado kay Kai. Tirado ka mo kay Yu. Hindi yan ang kasi Yu. Tapos, may ibang pagkat ka mga lingwahe? Ang salmon, kita mga lingwahe na inati. Ah, ano nga, inati? Kung prasabi ka rin, mabal ka nga din ka. Ganorman ka, ganorman ka. Amat-amat duman ka, improvite eh. Ang sabal na waga order, dun sanda ka, nga waga daw bagbag na rin, ay ginaihimo na nga dito, eh. Tapos mga kunchiras nila nga mito kagwa na mito kaguri. Cute na. Pero ang pagkaisa. Depende sa kagudo na kagal sa kagula. Mami. Maganda nga ginaudyo ko. May kaita pa karano. May gagmay ka. Depende kung ano kahanggad ang gina-order. Ang maranang ginahimo data sa gina-order. May iba pa ganyan mga ate diya. Pay, may kapamilya ng kamong ate sa bangko. Eh, sari-sari sa mga baruta, tumaraw. Diyan sa may Santa Barbara, may dyan man. Tapos may dyan talaga na sa mga mo, sa paanggad. Ah, may huwag pong lumaran dyan yung bago ito. Pero sa maasin sa lakaran, huwag sa lakaran dati mer. Huwag sa dati, kung baga, permanent na address. Ay, permanent. Permanent. Permanent pera ka magiging. Tapos wala rin galagaw-lagaw. Galagaw mo sa dablig. Lang ka, mga amo ka dyan. Balik raman pagkahapon. Pwede pa, kasi ba nila kung kandun din. Tama na, magiging mandan. Gustang diin kung mga gabihan, tuyang magahan. Ay talaga, hindi. Sakay man. Di, hindi ipatay. Payang ibagid man, ipatay. Sa safe kung ipatay. Ano ang pagpapalit? Kay video kayo niya. Out of memory. Paggawin ko. Pariyas niya. Napag-alaman namin na ang mga ita ay nakatira na doon ng 42 taon. Ang kanilang lingwahe ay inati. Sila ay nawalan na ng ritual dahil sa standardisasyon, sila ay dukado at namumuhay ng tahimik sa kanilang lugar na kung tawagin ay Aten Village. Ang multimilyong bagong paliparan ng Iloilo na matatagpuan sa barangay ng Duyan-Duyan, Kabatuan, Iloilo ay isang establishmento na nagbibigay ng karangalan sa bayan. Ang Kabatuan ay papasok sa bagong panahon kung saan dahan-dahan itong nagiging modernisado at urbanisado. Ito ay may 2,500 meters times 45 meters sa daan ng iba't ibang panghimpapawid ng mga sasakyan. Ito ay isa sa pinaparangalan na may pinakamaraming turista sa labas ng Maynila. Ang bagong paliparan ng Iloilo ay isa sa mga pinakamalaki at pinakasentro na paliparan sa buong bansa ay nagsisilbing daanan papunta sa iba't ibang lugar sa Panay na may iba't ibang lipad papunta sa Cebu at Maynila. Makakakuha ito ng mga bagahe at pasahero. Ang bagong paliparan ng Iloilo ay inaugurahan at inumpisang buksan noong Hunyo 13, 2007.